ngayon kay San Marcos. Pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos, tignan ang lahat ng rabbi doon. Lumabas siya at nagbalik sa ina. Kasama ang 12. Palibhasa'y gumagabi na noon. Kinabukasan, nang sila'y pabalik na mula sa Bitanya, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan ang isang puno ng igos na madaon. Nilapitan niya ito upang tignan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos niya. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ito'y narinig ng kanyang mga alaga. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang ipinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon at ipinagtataon ang mga misa ng mga mamamalit ng salapi at pangkuhan ng mga nagtitinda. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sinumang may daladalahan at tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya, nasusulat, ang aking bahay ay tatawagin bahay dalaminan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyong hugad ng mga maglalakad. Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Buhat nooy, umanap sila ng paraan upang mapatay si Jesus, sapagkat natatakot sila sa kanya dahil sa humahanga ang lahat ng tao sa kanyang turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman ng lunsod si Jesus at ang kanyang mga alaga. Kinaumagahan, pagdaan nila ay nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalaala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, Guru, tignan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Kung sabihin nino man sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan. Kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap na ninyo. Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon.